Ito, may i-DIY tayo ngayon. Itong aming microwave. Hindi na kapag init ng ano ng mga dapat initin niya. I-check natin 'to. So ito. Dami na rin pala. Okay. Dali natin doon sa table. Okay, ito na yung ating microwave. Ilagay ko na sa table. At testing muna natin ulit bago natin na dinisin muna natin bago natin ulit ano, i-test. Okay. Dumi. Sasaksakan ito. Ito. Yan. Kasi hindi siya nag-iinit. Okay. Wait lang. Yan. Okay. Patay ba ito doon? Yan. Tumunog siya. So, itong tubig natin ay sa 34 degrees Celsius lang siya, no? 34. Ayan. Kasi kinuha ko na rin to sa may ano, tubig. Kinuha ko na rin to sa may ano, sa may kettle. Pero hindi siya ganun kainit. So yan, te-test natin siya. Yan, may ilaw naman siya eh, oh. Okay, teka, andali natin. Diba? Okay, kita naman. Meron naman siyang 1 minute. Lalagyan sa 1 minute, lalagyan sa minutes. Diba natin na konti ang ating camera para makita nyo. Yan. Yan siya. So, lagyan natin sa 1 minute. Tingnan natin kung mag-iinit siya. Pero kahit anong try namin dito noon, ay talagang hindi talaga makainit ng ulam. Kasi 1 minute dapat kami pagka wala ng tubig sa thermos, kung gusto lang magkape, instant kape, na meron ka kagad mainit na tubig, dito ko nila nilalagay sa microwave, 1 minute lang siya, mainit na. Pero ang problema, hindi gumagana. So, yan. May sticker pa pala. Tatanggalin ko nga mamaya ito. Kaya lang, dapat maganda pagkakatanggal na ito. Iinitin mamaya ito. Bago ma-peel off. Yan, meron pa tayong 5 seconds. Okay, tutunog naman yan. Ayan, tumunog siya. So, ilabas natin. Aray ko. Wala. Hindi naman mainit. Wala talaga. So, hindi man lang siya uminit. Same. 34 degrees Celsius pa rin. Diba? So, mamaya, tignan natin ang loob nito. Kailangan talaga buksan. Okay. Okay, ito tayo ngayon. Check natin. Nasa muna natin. Ito ay aming microwave at bigla na lang hindi gumana. So, i-check natin siya ngayon kung ano man yung dapat gawin sa kanya. Sana ano lang, ano? Sana ay fuse lang tulad ng kay, ano? Kay Lakay. Yung ginawa ko kay Lakay. Mahirap nito pagka magnetron. Medyo may kamahalan ng magnetron. Nasaan na rin eh. 1,000 din. 1,000 rin. Merong mura. Merong
Mahal. Depende kasi sa part number kung... Ba? May power siya pero ayaw mag-init. So, yun ang ating i-check dyan. Sana ay ano lang. Fuse. So, ayan. I-check natin yung fuse. Ito ang kanyang fuse. Check natin. Uy! Anda. Ay! Mahirap bukutin. Kunin ko na yung long nose. Ito yung kanyang fuse. Ito yung kanyang transformer. Ito ang kanyang magnetron. Okay. Ano ba binubuksan ito? Ano ba? Ito ayaw. Wait lang. Okay. Ba. Ayun. Oh my God, doon naman ang fuse natin. May problema. Ito klase ang fuse niya. Coil lang siya. Buo naman. Ayaw uminit. Okay, check natin ang fuse simula sa terminal hanggang dun sa may capacitor niya. Aha. Buo siya, mga kaibigan. Ahay. Dahil tayo dyan. Bakit? Okay. So, pag sinaksak siya, nakailaw naman. Okay, kabit na. Balik natin itong ating fuse. Ngayon, baka naman sa may switch. Meron din kasing switch dito eh. Tama. Check din natin yung switch niya kung... Oh... Tignan lang natin kung may contact point ang switch. Kung gumagaling kanyang door switch. Dapat to pag sinara. Pag sinara dapat to ay umanda, ano, tumunog. Bukas siya, sara. Okay, so buo naman ang door switch. Aha, pwede pa rin siya nito. Okay, check na natin ang sinsinan itong magnetron. Check natin. Sa previous vlogs ko, mayroong mga tutorial doon kung paano ang detailed check-up ng ano, at pag-test ng ating magnetron. Parang nag-iinit ah. Hindi naman dapat, aray ko, hindi naman dapat ganito to. Nag-init ka. Buo naman. Baka dito lang nagkaroon ng loose connection. Kasi kung makikita nyo, parang maluwag. Tatry natin maglagay tayo na may tatubig at papahanda rin natin. Oh. Nang nasunang itim siya. Ba? Nasobra ata ang higpit ko. Maluwag na yung konti. Ipitin natin. Ayan. Okay. Wala akong tubig.
Okay, check natin. Lagyan natin yung kanyang... Tapos, lagay natin ng tubig. Teka, ayusin muna natin tong ating blender, tong ating microwave. Nalagay ko na yung kanyang plate, yung baso. Sasaksak natin yan. Sana dun lang, no, sa nagkaroon ng disconnection. So, 1 minute. Ayan, nagwa 1 minute na tayo. Meron siyang nasa 50 seconds. Ka-countdown na yan. Sana nga dun lang, disconnection. Gumagana naman yung fan. At I'm working. So, dito tayo. And meron pa tayong 14 seconds. Ganun natin. Medea. Dapat pala ito, tinatanggal na itong sticker na ito para tanggalin natin yung mayayan. Yan, tumunog na siya. Tignan natin kung uminit na ang ating... Naku, hindi pa. Yun. Okay, so good. Doon lang siguro, init. Nagkaroon lang ng loose connection. Tignan natin ang init na kung ilan. Oops. Teka. Asan ba yung aking... pang heat gun, ay heat tester, nawala ata. Saan ba natin tayo? Hello, ayun, eto siya. Okay, teka, try natin isa pa, baka lumamig na. So ngayon, di ba, i-test natin yung kanyang init ngayon kung ilan. Ito, meron tayong ang test ng init. Yun. Ito ang ngayon ay ikita ba yun? Ito ay merong 61 degrees Celsius. Ayan siya. So, i-check natin na 60 tayo, 61. So, initin natin ulit. Minute ulit tayo. Okay. 1 minute ulit. Okay. 60 degrees Celsius tayo kanina. Ang dumi, oh. At may nakapasok na mga dumi sa loob. Linisin na rin natin yan. Mga pilamsik na pumasok sa loob siguro yan. Sa loob, oh, yun, oh. Mga namuong dumi. Paano kaya malinis siya? Linisin na rin natin. Natatanggalin na natin itong parang pinaka-sticker. Hindi nakikita yung loob kung umandar. Maker. So, stop na natin siguro. I-check natin ito yung init niya. Wow! Init. Kanina ay nasa 61. Ngayon ay... nasa... 79. 79 siya ngayon, no? Di ba? Kanina nasa 60 lang, eh. So, okay na tayo doon. Doon ang diferensya niya. Karoon ng corrosion. So, lilihain ko na lang yun para maging maayos ulit. Okay. At ito, ililinisin ko rin itong harapan muna. Okay, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong, cover niya. At kung mapapansin nyo, sobrang ang dumi sa loob. Hindi ko alam kung ano yung mga dumi na yun. Tanggalin natin yun. Yung mga dumi. Ito hindi dito sa loob. Ayun na, may mga maliliit na particles. So, kaya ito tinatanggal. Okay.
Alamin natin. Wala siyang tornilyo. Wala siyang clip. Ay, wala siyang clip lock. Wala siyang possible na tornilyo dito na nakatago, conceal. So, baka sakali ay sa ilalim tayo magsimula. Baka malaman naka-clip lock lang ito eh. Oops, sikip. Hindi pwede dito. Ito, dito tayo. Try natin dito. Ayun, tayo pala. Okay. So, kailangan natin na medyo matabang screw, pang sikwat. Wait lang. Ayan, ito. Kasi nung una ko, ayun yung pinaka-clip niya, oh. Ayun, sa ilalim, oh. Ito. Pangatlo, ayun, doon na agad. Pangalawa. Wala. Yun, tumunog na, lumagitik na. Ayan. So, ikot lang natin yan. So, ayan. Lumagitik na siya. So, ito tayo. Naka-clip lock nga lang siya. Okay. Dandan lang para baka masugatan yung plastic. Kumangit. Yun. Yan siya. Mas maganda kung pagsikwat ay yung matatapatan nyo yung pinaka clip. Ayan. Up, yeah. Sa ibabaw. Sa ibabaw din yun. Itong gitna, meron tong clip sigurado. Yun. Yan, tingnan nyo ang dumi na ito. Oh, ang dumi niya ay ayun, no? Yung mga dumi-dumi siya. Baka ako yung mga penetrate ba dito yun? Baka ako yung mga ano yan, yung mga pilamsik niya dito na pupunta. Tanggal siya. Dumi, oh. Okay. Ito, nabuksan na natin. Inisi na natin ang todo ito. Naka-clip lock lang din siya. Tanggalin na natin. Talaga mga kaibigan. Masa natin. So, balik natin. So, inuna ko na munang linisin to. No? At mamaya ko na lang din liliyahin yung pinaka yun nga, yung Melos connection natin dun sa likod. Ay dun sa may pinaka transformer niya. Pati yung loob, linisin natin yan para fresh ang pagkakainit ng mga bagay-bagay na initin dito mga pagkain.
Ito, balik tayo dito sa ating ano. Balikan natin itong nag-init gawa ng unang-una corroded at makalawang. Corroded na, makalawang ka. Diba yun? Okay. Ayan. Kasi mapapansin yung kalawang na kalawang talaga siya. Diba natin yung camera natin? Para makita yun. Itsura niya. Ayan. Ito siya, oh. Ito. Ayan ang kalawang na kalawang. Tapos ito din. Magkaroon ng loose connection, nag-init. So, liliyahin natin yun. Ito. Kita ba? Grabe ang kalawang kasi compare mo sa kabila. Oh. Puting-puti. Kung bilin din natin, dilinisin kasi to, baka bumalik din yung dating ano, sakit niya na magkakaroon ng loose connection. Ito, na-clip ko na naman kanina, pero iliyahin ko pa rin yung pinaka, ano, pinaka base nung ano. Ayan, pinaka siwang-siwang niya. Corroded na kasi siya, kaya kailangan ay malinis kahit paan. Yan, ganyan. Yung loob kasi ang kailangan malinis, hindi itong labas. Yung ang pinaka-contact niya kasi ay yung pinaka-loob ng terminal na to. Pwede siguro yan. Ay, hindi pwedeng siguro. Pwedeng-pwede. Kasi malinis na. Both sides. Okay na. Balik na natin yan. Maganda naman yung, ma-feel nyo naman kung maganda yung kapit ng terminal. Ayan. Maganda naman siya. So, ayan. So, malinis na siya. Ang tatanggalin ko na lang ngayon ito. Ano, pinaka salamin niya dito. Tatry kong painitan dito. Yung tamang init lang na hindi magkakaroon ng problema sa plastic. Kukunin ko lang yung heat gun. Okay. Okay, may heat gun tayo. Initin lang natin ang bahagya ito. Para lang hindi matanggal yung pagkakadikit ng ano, yung papel ba. Saka natin susungkitin sa harap. Yung tamang init lang. Alalay lang sa ganito mga plastic kasi baka tumiklop yung ano yung plastic. Try natin. Pwede na sigurong ano yan, sikwatin. Yun o, di ba? Mainit lang siya ng kaunti, matatanggal na yan. Kung hindi kasi iinitin yan, ayun, magkakaroon ng ano, may maiiwang ganyan o, tulad yan o. Ayan, ayan, mahirap tanggalin. Ayan, ayun. Dapat kasi buo. Initin pa natin ng kaunti para mas madaling tanggalin. Medyo mahirap ang tanggalin. Ito kasi makapit na. Ilang years na itong nakatikit dito. Talagang mahirap nang iiwala yung pinaka-pandikit niya doon sa papel at sa may plastic. Basta wag lang sobrang init, ano po, tatantsahin nyo lang at plastic ito. Hindi naman siya yung yero na ano. Ayan siya, oh. Madali nang tanggalin. Di ba? Oh.
Kanina medyo mahirap-hirap pa siyang tanggalin. Yan, nainitan siya. Tamang init lang, oh. Para ka lang, ayun na, okay na. Binaiwan lang kaunti. Init. Yan, tulad yan, hirap tanggalin, no? Itatry natin initin para makita nyo kung gaano siya kadali tanggalin pag nainitan. Okay. Tanggalin natin. Tanggal. Buo siya natanggal. Okay na. At atin, akin kinalantong sasabunin. Okay. At ibabalik natin. Yan. Kitang-kita na siya ngayon. Wala na siyang obstruction pa na makaharang sa paningin. So, yun lang. Ganun lang style. I-DIY nyo yung mga sticker na nakadikit na gamit ang heat gun. Yung blower na ano. O kaya pwede rin yung hair blower, pwede na rin yun, mas safe yun, hindi gaano mataas ang temp kesa dito sa mga ganito mga heat gun. Okay, bah, meron pa palang dami dun. Okay, so ito ay ating yung isasara. So, okay na yan. Atin ang isasara. Ibang klase din yung lock ng microwave na to. Mga microwave pala, loose-lat, ganyan. Meron siyang catches dito. May catches siya ron. May catches sa magkabila. Up, left, and right. Dapat nakashoot dito yan. Yan. Kaya ang pasok niyan ay hindi pa ganun. Kundi paayon papasok na pa ganyan para magtapat-tapat yung kanyang catches. Ayan. At saka nyo ipupush papunta sa inyo. Yung, talak na siya. Ayan. Makaklip na siya ron. So, ngayon yan, tutunilyo na lang yan. So, ayan. Tumilyo na lang natin. Ano ba tumilyo nito? Okay. Tumilyo na natin siya. Okay, so final testing. At saksak natin ulit. Okay, close na siya. Yan, tumunog. Tapos ay ito ay may 32 degrees Celsius. Okay. Open natin. Lagay natin sa loob. Ipaandarin lang natin ng 1 minute final test. Baka minsan kasi may mga pangyayari, naka-close na siya. Tapos hindi pa na-deliver sa may-ari o doon sa paglalagyan nagloko na, hindi na umandar. So mas magandang yung ganyan. 1 minute lang naman 'yan. Oh, mabilis lang 'yan. At yung sticker niya natanggal na, kita na yung loob. Kung kung nakikita mo miski paano maaninag kung nag-re-revolve siya sa loob. Hindi tulad na may sticker, ayan. Mahirap silipin. Okay, meron tayong 8 seconds na lang at atin niyang susukatin. Tumunog na.
Okay, open. Yun. Init na rin. Ito ay mayroong 76 degrees Celsius, 74, 75, yan. Diba? Okay na siya. Good working na siya. So, balik ko na lang doon sa kanyang lagayan at magagamit na mamaya. At pwede na mag-init-init kung ano man ang dapat initin. Tinapay. Ano, yan. So, yan. Yan po ang na-DIY natin ngayong araw. Siguro ang gamitin na nalaman nyo ngayon na pwede nyo i-apply sa mga bagay na pagtanggal ng mga sticker ay yung ano, yung dito, i-hit ganyo lang, painitin, kahit na yung hair blower, madali na ma-peel yung ano, yung sticker. Yun, so, ganyan po. Hanggang dito na lang at salamat. Okay.